Sa masasarap at maanghang na mga pagkain. Kilala rin ang rehiyon ng Bicol sa pagmamahal sa kalikasan pati na rin sa pagbibigay karangalan at debosyon sa Nuestra Señora de Peña Francia, ang patron saint ng Bicolandia. Ngunit sino nga ba itong si Nuestra Señora de Peña Francia? Kailan at bakit ipinagdiriwang ang debosyon sa kanya? Ang Nuestra Señora de Peña Francia o mas kilala bilang Ina ay isang imahe ng Birheng Maria na nagbibigay pag-asa at himala para sa mga deboto nito. Ito ay ang eksaktong replika ng Peña de Francia ng Spain dahil na rin sa hindi mabilang na himala at milyong-milyong deboto nito. Isa ang Bicolandia sa mga nagdiriwang at nagbibigay papuri sa karawan nito. Ang istorya ng Nuestra Señora de Peña Francia ay nagmula sa Paris, France noong ika-apat ng Setyembre taong 1401. Ito rin ang taong nabuhay si Simon Vela sa isang mayamang pamilya kung saan lahat ng kayamanan nitong si Simon ay ibinahagi niya sa simbahan at sa mga taong mahihirap. Masasabing mas pinagtuunan niya ng pansin ang simbahan. Isang araw, habang siya ay mataimtim na nananalangin, siya ay nawala ng malay. Nagsing siya sa isang boses na nagsasabing maglakbay siya patungo sa Peña de Francia, ang Rock of France o isang kabundukan, na kung saan mahanap niya ang isang imahe ng Birheng Maria. Nagtagal ang kanyang paglalakbay ng 5 taon. Naglakbay siya pakanluran at tinawid ang kabundukan kung saan nakita niya ang Birheng Maria na hawak ang isang batang Hesus. Sa tulong ng 5 kalalakihan sa kalapit na bayan, nagsimula silang maghukay. At sa 19 Mayo, taong 1434, natagpuan nila ang isang imahe ng Birheng Maria kasama isang batang Hesus. Maraming napagaling ng sakit ng imahe ng Birheng Maria, kung kaya dumami rin ang naniwala at nagbigay ng debosyon sa imahe. Nagsimula namang bigyan ng karangalan ni Nuestra Señora de Peña Francia sa Bicol Region sa Pilipinas taong 1712. Nakararaan noong si Miguel Robles de Covarrubias, anak ng isang Espanyol na namamahala noon, ay nagkaroon ng malalang sakit. Siya at ang kanyang pamilya ay nanalangin sa Nuestra Señora de Peña Francia at ipinangako niya na kung siya ay sakaling gumaling, magpapatayo siya ng isang altar na nakapangalan sa Nuestra Señora de Peña Francia. At kung siya nga ay gumaling, inordin na siya agad bilang isang pari sa Naga City. At itinuloy ang plano sa pagpapatayo ng altar para sa Nuestra Señora de Peña Francia. Hiniling din niya na ang imahe na pinapatayo ay kagaya sa imahe ng kanyang pinagdasalan nung siya ay may sakit. Sa kalaunan, naubusan ang pintor ng pulang pintura, kung kaya't napilitan nito na pumatay ng aso at ang dugo nito ang gamiting pintura para sa imahe ng Birhen. Ang katawan ng walang buhay na aso ay itinapon sa ilog at isang himala ang nangyari. Dahil ang walang buhay na aso ay nagsimulang lumangoy.
kumalat ng balita. Kung kaya't maraming naniwala at nagbigay papuri sa imahe ng Birhen na sila ay mapapagaling nito. Maging sa panahon ngayon, ipinagdiriwang ang kapistahan ng Nuestra Señora de Peñafrancia tuwing ikatlong linggo ng Setyembre. Ang isang linggong selebrasyon ay nag-uumpisa tuwing ikalawang Biyernes ng Setyembre na pinangungunahan ng prosesyon o ang tinatawag na traslasyon. Ang traslasyon na ito ay ang paraan ng paglilipat ng imahe ng Birhen mula sa Basilika papunta sa Naga Cathedral para sa novena at selebrasyon ng Misa. At sa huling araw naman ng novena, ang imahe ng Nuestra Señora de Peñafrancia ay ibinabalik sa Basilika sa pamamagitan ng bangka na dadaan sa Bicol River. At ang mga deboto at nagmamahal kay Ina ay sisigaw ng sa kasalukuyan, tayo man ay nahaharap sa pandemya, ang debosyon at pananampalataya pa rin sa Ina ang nananalaytay sa ating mga Pilipino. Dahil ito ay hindi lamang tungkol sa reliyon, kundi tungkol sa pagkakaisa na patungo sa kabutihan. Magkakaiba man ang paniniwala, kung ito ay pangunahan ng respeto at pangunawa, tayong lahat ay magkakapatid. Saan mang lupalop makarating, may pandemya man o wala, tayo ay magkakaisa sa pagmamahal sa ating Ina. Tayo ay nagkakaisa sa pagmamahal ng ating Ina.